medyo matagal-tagal din po ako hindi nakakagawa ng video. Gawa nga po ng sobrang busy at maraming ginagawa sa labas. Kaya hindi ako masyadong nakakagawa. Ngayon, gagawa po tayo ng video about po sa pag-i-install po ng CCTV using NBR tsaka IP camera. Hindi na natin patatagalin to. Let's begin. A few moments later. Ang NBR ng cable.
puso niya. Meron po ba? Sira po ata ito. Ako wala. Sira ata. Abo. Then, buksan natin ang ating MBR. Natin. Ayun po, oh. Kita niyo po. Pag ganyan pong ano, magalaw-galaw po na po yan. Ayun, success po natin. Ayun, pupunta po tayo sa settings ng NVR. Sa camera and malalaman ayan po dito po kasi ang paghambawa buray ko po muna ito lahat ulitin po natin delete ko po ito ano na palang delete ayan po kasi hambawa pag meron po kayong bagong camera i-search device nyo lang po yan. Kaya kung bagong-bago naman po yung ano, talagang camera nyo, lalabas yan dyan, kailangan i-initialize nyo muna ito. I-initialize nyo yan. Tapos babaguhin yung pinaka-IP na dito. So, yan. Dito po kayo magmamano-mano para may bagong kanyang IP address. So, sunod na video ko po ituturo ko po yan sa isa. Ngayon lang mapakita ko lang po ngayon. Ayan, basic. Gawin ko lang po dyan, i-add ko lang yan. 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 Nandiyan na po siya. Ngayon yung pinaka-IP niya 1.61. Ngayon, dito na yan. Ayan o. Kaso, hindi siya lumalabas kasi yung pinaka-IP niya is .1.61. So, may mali po yan. Punta po tayo sa main menu ulit. Punta po tayo sa network. Ngayon, pagdating sa network, hahanapin nyo itong modify. May lapis po na nakita kayo. Ito. Ayan. Babaguhin nyo po itong IP address nyo. Gagawin nyo po
magmamatch yan dun sa camera na sensor, no? I-test po natin kung available. Yeah, available naman po siya. Ayun na po, lumabas na siya. Diba? Ayan. Diba, bungay ako. Ayan po. Ayan. Buo po siya. Yan lang po ang tamang pag-setup ng CCTV camera. Ngayon, maglalagay po tayo ng isa pang camera po. Ang aking aso, napakakulit po. Hanap pa po tayo ng isang camera. Tick tayo. Yung babae pong sumilip dun. Maraming pa po kasi yung camera dito. Kira na po. Ito po. 3.20. Ay, sira na po. 3.60. Yung mga sirang camera. Pa ako. Tetano pa. Tetano pa bandang huli. Ito siya talaga lumalabas. Ito po. May isa po kasi ako dito. Po, bullet type. Sakit. Natanga. Natusok ng tornilyo. Ayan. Kuha pa tayo isa. Sakit. Hindi ko po alam kung itong camera na to is buo pa po. Ayan. Sa isang POE. Malalaman nyo yan kung ano eh. Sa ano kung nag-running ba yung inyong camera kapag sa ilalim.
iilaw. Pero parang sira po ata ito. Subukan ko nga dito. Sa isang camera. Sira din po ata ito. Wala sira. Halos parehas lang naman ng kanyang process. Wala po kasi tayong makitang ganda-gandang camera. Pwede itabi. Parang sira po ata lahat. Ito ata yung buo. Ito po. Isa pa po dito. Sana ito buo na to. Wire. Ito po natin dito, no? Ayan po, umilaw po siya. Ayan, umilaw. Ngayon, tatry po natin mag-search ulit. Ayan po. Try po ulit natin mag-search kung may ma-search po tayo ulit na camera. Punta lang po tayo ng menu. Punta ulit tayo ng search device. Ayan po, may nakuha po siya isa na 135. I-add lang po natin ulit yan para lumabas po ulit dun sa ano natin. Ayan. Check lang po lagi yan. Dalaw na. Then add. Tapos antayin po natin itong mag-green para lumabas po. Ayan, nag-green na po siya. Ayan o. Ito na po yan. Ayan po. Nakita niyo po ba? Ayan. Ito na po yan. Ayan. Dalawa na po yung view na ng ating CCTV camera. View 1 to 4 natin. Para mas kita. Ayan. Ayan po. Ayan po ang tamang pag-setup lang po ng ating IP camera. Sa susunod na video ko po, tuturo ko naman po kung paano magbago ng IP ng mga brand new na camera. Kung ito man ay TP-Link, UniView, or Jaka Hikvision. Pero kailangan ng NVR natin at ang ating camera ay laging naka-on beep para mas mag-compatible sila. O mag-compatible ang camera doon sa NVR. Dito lang tayo na main menu. Ayan. Kapag magkakabit po kayo ng bagong camera, pupunta lang po kayo sa main menu. Tapos punta lang po uli kayo sa camera. Ayan. Tapos magsisearch lang po uli kayo dito. Pero kung bago nga yung camera nyo, need nyo pa ng, kasi may mga default IP address kasi yung mga bagong camera. So pag may mga default camera na kasi, kailangan mo pang initialize dito. Mag-initialize ka pa dito para mabago ang yung IP address ng camera nyo. Kasi minsan nagkakaroon ng conflict sa IP kapag magkapareha sila. Maaring hindi mag-view yung ibang camera mo kapag ganun. So, yun lang po ang basic na pag-install po ng IP camera sa brand ng Dawa. More lang naman sa Dawa, madali lang naman po ang pag-install. Napaka-friendly. Like sa Hikvision na maraming pasikot-sikot.
Pero maganda rin naman siya kung ano, kung matutunan niyo kung paano ang proseso ng pag-IP config. So ayun lang po, sana may natutunan kayo sa konting na-share ko. At abangan nyo po ang ulit ang aking video sa susunod na aking gagawin. Ayun lang po, good luck po at salamat sa panonood niyo.